Basahin po natin verse 26. On the fourth day, they assembled in the valley of Beraka, where they praised the Lord. This is why it is called the valley of Beraka to this day. Beraka means praise. So the valley of Beraka means the valley of praise. So nagpupuri na po sila sa Panginoon because of the victory that God has given unto them. Now verse 27 says, then led by Jehoshaphat, all the men of Judah and Jerusalem returned joyfully to Jerusalem, for the Lord had given them cause to rejoice over their enemies. So matapos po actually ng kanila pong problema, sila po'y bumalik na sa Jerusalem, a city of worship, kung saan po nagre-rejoice na sila. Natural, punong-puno po sila ng kagalakan. Ang sabi po sa verse 28, they entered Jerusalem and went to the temple of the Lord with harps and lyres and trumpets. So hindi lang po sila pumasok sa city of praise and worship, pumasok pa rin po sila dun sa temple or yung house of praise and worship. And I believe, mga kapatid, with all my heart, na darating ang time at malapit na, na tayo po ay babalik na sa ating kanya-kanyang places of worship. At tayo po ay magbibigay ng the best na papuri at pararangalan po natin ang Panginoon sa lahat po ng kanyang pinatunayang kadakilaan at katapatan sa ating mga buhay. Papupurihan natin siya, sasambahin natin ang kanyang pangalan sa Espiritu at katotohanan. So kapatid, ang title po ng ating pinag-aralan sa umagang ito ay The Battle is the Lord's. The battle is the Lord's. Ngayon, gusto ko lang pong i-recap, ano po, ano ba yung mga bagay talaga na ginawa nitong si Jehoshaphat kung bakit napagwagian niya yung laban. Kahit wala po siyang ginawa, kung hindi ang magpuri sa Panginoon. Hindi po siya nagabunot ng kanya pong espada o wala pong isa man na sugatan sa kanila sa pakikipaglaban. Tingnan natin kung ano po ginawa niya, kung bakit siya naging very successful. Ang unang-una po ay mababasa natin doon sa 2 Chronicles chapter 20 verse 3a. Ang sabi po ron na mabalitaan niya, he was alarmed. Jehoshaphat therefore resolved to inquire of the Lord. He resolved to inquire of the Lord. Ibig sabihin, he prayed. So kapatid, kung mayroon tayong pinapasok na problema, kung mayroon tayong kinakaharap na pagsubok, we must inquire of the Lord. We must pray. Huwag na nating hayaan ito po'y lumala. Mag-pray na po agad tayo para bigyan tayo ng Lord ng wisdom at bigyan tayo ng Lord ng guidance. Of course, ang pangalawa niya can also be found in 2 Chronicles 23, pero 20 verse 3, yung first, second part. Ano pong sinasabi ron? And he proclaimed a fast for all Judah. So hindi lang po siya nag-pray kung hindi siya po ay nag-fast pa. Always remember po si Jesus bago po siya nag-start ng kanyang ministry, nag-prayer and fasting po siya for 40 days and 40 nights. Kaya po, napagtagumpayan niya ang kanyang mission eh. Diba, hindi po siya dinaig ng kaaway because of prayer and fasting. Now, pangatlo po actually na ginawa niya, he worshiped the Lord. So he prayed, he fasted, and he worshiped the Lord. Mababasa po natin to sa verse 18. Jehoshaphat bowed down with his face to the ground, and all the people of Judah and Jerusalem fell down in worship before the Lord. So bakit natin wini-worship si Lord? Kasi po siya po ay omnipotent, meaning siya po ay makapangyarihan sa lahat. Nothing is impossible with him. Yan pong sinabi sa Matthew 19:26. At siya rin po ay omniscient. Ang ibig sabihin naman, marunong siya sa lahat. Kaya nga po sinasabi rin sa Matthew chapter 10 verse 30 ang ganito, but the very hairs of your head are all numbered. Bilang niya po ang buhok natin. At sinabi rin po sa Psalm 147 verse 4, he determines the numbers of the stars and calls them each by name. Imagine mo po yun ha, bilang niya ang mga bituin sa langit at alam niya po ang mga pangalan nito. At syempre pa alam po natin na si God din ay omnipresent. Ibig sabihin, kahit sa lahat ng dako, nandoon po siya. Kagaya nga po ng sinabi sa Jeremiah chapter 23 verse 24. Ang sabi, who can hide in secret places so that I cannot see them, declares the Lord. Do not I fill heaven and earth? Imagine mo po yun. Actually nga, heaven is his throne, earth is his footstool. Siya rin po yung ating shepherd, so we shall lack nothing. Jehovah Rohi, siya rin po yung ating Jehovah Nisi, siya po yung ating victory. At siyempre, Jehovah Rapha, siya po yung ating healer. Ang pang-apat po na naging reason kung bakit naging successful po itong si Jehoshaphat, he praised the Lord before the battle. Bago pa man po pumasok sa digmaan, pinupuri niya na po ang Panginoon. Sabi sa verse 21, no? After consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise Him for the splendor of His holiness as they went out at the head of the army saying, give thanks to the Lord for His mercy endures forever. So in advance, nagpapasalamat na po sa Panginoon dahil alam niya rin na mahabagin ng Diyos, sasamahan siya ng Diyos.
Kaya, kapatid, mahalaga na bago tayo pumasok sa battle o kung ano man yung problema ang kinakaharap natin, ay papurihan na kagad natin ang Panginoon. At hindi lang yun, ha? Ang number five, he praised the Lord even after the battle. So matapos po yung digmaan, nagpasalamat siya sa Lord. Nag-praise siya sa Lord. Ang sabi sa verse 26, uulitin ko po ito, ha? On the fourth day, they assembled in the valley of Beraka where they praised the Lord. This is why it is called the valley of Beraka to this day. So nagpupuri sila sa Lord doon, sa valley of praise. Then, led by Jehoshaphat, all the men of Judah and Jerusalem returned joyfully to the Lord, to Jerusalem, for the Lord had given them cause to rejoice over their enemies. So nakikita natin dito yung attitude nila, mapagpasalamat na po sila, nagpe-praise na sila sa Panginoon. And verse 28 says, they entered Jerusalem and went to the temple of the Lord with harps and lyres and trumpets. May dala na po sila mga instrumento para magpuri sa Panginoon. At naniniwala po ako, darating ang araw at malapit na po, na tayo po ay babalik na sa kanya-kanya po nating places of worship para ibigay talaga natin the best na papuri at the best na pag-worship sa ating Panginoon. He deserves the best, nothing less po. Kaya please, mga kapatid, paghandaan po natin to, maging excited po tayo dito. At syempre, because of what he did, sa kanya pong obedience sa Panginoon, nag-rest lang siya sa Lord at pinaubayan sa Panginoon yung laban, siya po ay, sa pag-obey niya, pinagpala ng Lord. Listen to this. So Jehoshaphat and his men went to carry off their plunder, and they found among them a great amount of equipment and clothing and also articles of value, more than they could take away. There was so much plunder that it took 3 days to collect it. Imagine mo yun, ha? Sa dami ng kanilang sinamsam, ng mga valuables ng kanilang mga kaaway, it took them 3 days para makolekta po itong lahat. So tandaan mo ito, kapatid, the bigger your problems, the bigger your blessing. And ito pa ang isang tandaan mo, the way of obedience is the only way of blessing. So kapatid, nagpatuloy si Jehoshaphat sapagkat alam niya na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at punong-puno talaga siya ng pagtitiwala sa Panginoon. Sinabihan niya nga yung Jude at saka yung Jerusalem ng ganito, di ba? Sa 2 Chronicles chapter 20 verse 20. Yes, 2 Chronicles chapter 20 verse 20. By the way, ano pong taon ngayon? 2020, di ba? Coincidence lang kaya ito? Kasi yung pinasasabi po ng Panginoon sa kanila noon, Jerusalem and Judah, ay siya rin pong pinasasabi ng Lord sa atin ngayon, 2020. Ano po yun? Have faith in the Lord your God and you will be upheld. Have faith in the Lord your God and you will be upheld. Yun lang po, puhunan natin yung pananampalataya po sa kanya, kapatid. Kaya sinabi nga po ni Jesus, do not be afraid, just believe, just have faith. Sa Mark chapter 5 verse 36. Of course, sinabi niya rin po sa Mark chapter 9 verse 23, all things are possible to him who believes. At sinasabi rin po sa aklat ng Hebrews chapter 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. So faith po kailangan natin dito. Faith to move on. Faith, your faith can move mountains. If you have the faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, this problem, this COVID, go, and it will go. It will not come near your tent. Okay? So lagi po natin tatandaan, the battle does not belong to you, the battle belongs to the Lord. Amen po ba? May natutunan po ba tayo? So pwede na po ba tayo manalangin, mga kapatid? So let's pray. Lord Heavenly Father, kami po ilabis-labis na nagpapasalamat sa iyo sa itinuro mo po sa amin. With the help of your Holy Spirit sa umaga pong ito, salamat po sapagkat alam namin na tinuturoan mo kaming lubos na magtiwala po sa iyo, na lalo, pong, lalo na po sa aming situation ngayon. Dalangin ko po, Panginoon, na palakasin mo ang loob ng mga kapatid kong nanghihina. Huwag kang papayag, Panginoon, na madaya po sila ng kaaway. Bigyan mo po sila ng karunungan, Panginoon, para ma-discern nila yung tama at mali. Salamat po. Hayaan mong panghawakan ng bawat isa sa amin ang iyong pong salita at maging ang iyong pangako. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Kapatid, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. God bless you po and stay safe in Jesus' name.